kasi hindi ko naman i-claim na isa akong theologian o historian. Ang magsasalita ko bilang isang political and social activist, no? Na nagbabahagi ng mga natatambahan, mga populasyon, pananaw at analysis sa pamamagitan sa pinagdaanan kong karanasan ng halos 50 taon. Ito sa 50 taon kasi kung natutuusin yung ND participation ko, nagsimula po. Pinapagdin kanina, nung yung scout nandito sa UP, hindi ako taga-UP. Frustrated UP student ako eh. Pero nung nandun ako sa Lyceum of the Philippines, inimbita ako na sumama dun sa mga diskusyon sa auspices ng scout dito, mga small groups. Sa mga kasama sa scout doon, ay ang nandito pa ngayon, sila Professor Luis Chaloro, no? Yan si Jose, at Dodong Laganso, no? At si former Chief Justice Renato Puno, kasama po doon sa grupo naman, sa UN Specialist on the US Basis. Okay, parang ano lang, pagbibigay lang ng background, ganun, katagal, no? At bago pa yun, sa pre-formation ng Kabataan Makabayan kasama ng grupo. At sabi sa amin yan, yung scout group na yun, na ako yung tagalabas, ang siya nagpundar ng KM, and later, ang namuno sa mga PAM, unang mga pag-revive ng Tirusang Progresivo mula sa patilip ng panahon ng 1950s, nung matalo yung Tirusang yung mention ng palahap at HMB and nagkaroon ng panahon ng reaksyon. Let's begin by revisiting the scene of February 26, 1970. Nandiyan siya kanina, no? Yung sa harapan ng House of Representatives. Pinili ko na nakita ko ito sa pag-ano sa internet. Yung isang sinulat ni Rodel Rodis na isa sa mga leader ng National Union of Student of the Philippines at that time, kasama si Edgar Hobson, no? Sinulat niya ito at nakita ko siguro magandang panimulan. Pagamat yung mga nababanggit na personal nito ay siguro, mamaya, makikita na natin kung ano-ano yung kanilang mga pananaw, no? Sinasabi ni Rodis, he was pagkaralan ng FQS, pinadala siya ng tatay niya sa US para i-exile, para ipakaraw siya ay ma-salvage o mapaslan ng mga militar dahil sa kanilang turismo. Ang senaryong sinasabi niya noon, Edgar Hobson, presidente ng NUSP at leader ng mga moderates, natapos na magsalita. And then he called Gary Oliver, his spokesman noon, mga radicals, para i-address yung crowd. Yet he handed the microphone to Roger Bombarienda. Ay, yung mga FQS, patatandaan si Roger Agenda. Yung mga bata, siguro hindi lang nyo alam. Si Roger, yung isang hard-hitting commentator sa radyo na sumasama sa mga aktividad, nagsasalita. Pero nung siya ay makulo, nagkaroon daw siya ng pagbabago. Naging minister ng preacher siya. Ngayon, hindi na natin sa naririnig niya. Ronggo, umuwi ka. So, yun nga, nung magsalita si Roger Arenda, makikita niyo kung gano'ng kapopular si Gary Wilbar at the time. Ang kanilang sanon, Gary, Gary, Gary! Ang nanihingi nila sa magsalita. Kasi bago si na Val Pingel, Gary Oliver, na sa mga fire runs ng Movement for the Democratic Philippines, may isang koalisyon ng mga activist organizations sa panahon na yun, magkasama yung moderation and radicals. After a year of the strike, Hobson still did not call
Dari Olivera din. As he should have, in compliance with an agreement among the participating organizations on a united front list of speakers. At ang ginagawa ngayon na nagkakasundo, paano yung pagsasalit-salit ng mga magsasalita. Moderate, progressive, radical, tawag din ang parang ngayon. At sa halip ay nagsimulang awitin ni Edgar Robson yung national anthem para i-indicate pagkatapos ng problema. Ibig sabihin, kinakatshot niya. So, yung isang militanteng trade unionist, tinago ng microphone at nagsalita siya. Habang nagsasalita siya, lumabas si Marcos. Yun. At ng paglabas ng yun, meron ng aktivista na nagdadala ng paper mache na buhaya, no? Siyang simbolo ng corruption, ng kagahaman ng mga politiko, tinapon sa direksyon ni Marcos. Nag-react ang mga anti-riot squad at pabambo sa ulo at katawan yung mga aktivista at nagka-gulo-gulo na. About that incident, God is quoted the following line from Jose F. Lacabas, classic book, Days of Disquiet, Nights of Rage. Ilan yung nakabasa noon na meron kayong konti nito? O konti na lang. Yan, itong libro ni Pete Lacaba, no? Kaya sabi mo classic yan kasi it's a reportage to. Ilan isang na mamamakayang reporter. Talagang dinocument niya yung mga pagyayari na yun mula itong January at yung sumunod ng tatlong buwan. Ang kinuwat ni Rodis dito, passions were high, exacerbated by quarrels over the mic, and the president had the bad luck of coming out of formulas at this particular instant. Yung mga sa inyo, tulad ng pagbabalita daw kanina ni Bonnie, ay matatandaan na ang nangyari noong July ng January 26 ay isang madugong salpukan ng mga police riot, anti-riot squad units at ang mga aktivista. Marami ang nasugatan, nasaktan sa labanan nyo. So, hindi lalong nag-alab ang damdamin ng mga aktivista at tagliyang inorganize yung protest rally na patungong Malacanang on January 13. The protest hitin pagdating mula nung sa old Congress dun sa Padre Burgos, no? Nagbarcha riyan along dun sa tabi ng Norval, bumababa at ang nababot sa Mendiola. Noon, hindi pa hinaharap sa Mendiola Bridge. Nakaabot kami hanggang doon sa gate sa Malacanang. Yung nakikita yung nagtipikat doon sa gate na Malacanang yun. Yung mga nakakaabot pa ron. At saka meron sa Freedom Park, yung tuwagin nila sa magbantang kamang na nag-iipon at nagtuwang ang pagkapahal ko. So, for a time, pagkaroon doon ang milling around, hanggang hindi pa ma- malamang, ano, may mga nagsasalita at ano. Nung isang grupo na pinamunuan ni Haliores Brothers, kinumandir na isang fire truck dun sa ano, stasyon ng bomberos, malapit dun sa St. Jude. Ginamit yun, pinunggo yung gate po, yung tinutubok ng Medjola. Nabuksan yung gate ng Malacanang at nag-react yung ano, papasukin sana, pero mag-react yun. At nagsimula yung tinatawag na Battle of Mendiola. Battle of Mendiola, state security forces attacked the protesters first with truncheons and tear gas, later with guns. Then they retreated as the demonstrators counterattacked with rocks and other projectiles, including Molotov cocktails. The interchanging assault of the protagonists continued overnight, culminating in the wee hours of January 31. The battle extended into the whole length of Astoria, Aplaro and Recto Avenue,
up to Divisol, into Quiapos main and side streets, and into Lepanto, Moraita, Espanya, side streets and alleys. Pagtutugis na yon, yung mga tao sa mga bahay-bahay, binubuksan nila yung bahay na pinibigyan ng sanctuary, yung mga mattress ng mga aktivista. Pinibigyan ng pagkain, ng tubig, pero nakiisa sila. Yun yung mga awakening nakita na yung pakikiisa ng mga sa neighborhoods na yan ay pinasukan at tugisan ng aktivista at polis at militar. May militar nun kasi yung Task Force Lawin ng Army sa Central Luzon, hiningi para i-reinforce yung mga protectors na Malacanang. Kaya, alam mo yung Army, sanay ang bumarin, kaya ganyan po. Kaya nagkaroon ng mga casualties sa palit ng mga turista. Okay. That and the succeeding events in the first 3 months of 1970 got by daily teach-ins. Sa mga bata ngayon, yung teach-ins ay yung mga open discussions, hindi sa classroom. Ang yung UP noon, mas marami ang mga diskusyon sa labas ng classroom kesa rin sa actual lectures yung ang period nito. Ang tinatalakay yung problema ng bansa, imperialismo, bureaucratic capitalismo, feudalismo, at nararapat gawin. No? So, mga daily teachings, almost weekly demonstrations, marches, diba ng mga malalaki, mga people's marches. At doon sa Namulaklak, nagsulputan ang iba't ibang mga organisasyon ng kabataan estudyante, kabataan sa komunidad sa buong Pilipinas. Yun, yung 3 month period na yun, ang ginawag na first water storm. The chain of tumultuous events encapsulated in FQS has left an indelible mark in the nation's history. And not just a mark, but a continuing impact in the nation's political life, which we shall tell in a while. Corollarily, those events have led a compendium impact, some malawak na epekto, on each and every participant. The impact may vary in terms of the intensity of the feelings evoked and the depth of political commitment one has embraced, nurtured, and maintained, or later abandoned and lost. So, may dalawang kaswerte po yun. Mga naapektuhan at nanatiling matatag sa kayong iba. Later ay nagbago. Ngayon, let's take a peek at how certain youth activists cited and quoted by Rodel Rodis in his recollection regarding the FUS. Ito sila. Una si Mario Taliwalo, kapatid ni Professor Taliwalo, who became a Department of Health Undersecretary in the Aquino or Aquino government. Ang kanyang sinabi, the death of friends, the terror of gunfire, and the taste of transients taught a lot of issues in one night. By the morning of January 31, 1970, 1,000 chapters of student organizations had begun taking root in schools and communities nationwide. Ito na-capture ni Mario yung sinasabi ko kanina. Immediate impact, no? Yung pamumulak-ulak ng mga organisasyon. Iba't ibang mga pangalan, pero tatak nyo, ND, National Democrat. Tungkol sa anong epekto sa kanyang pag-iisip at mga aksyon, Taliwalo said, every time I am tempted to give up on people, I am reminded of the power of ideas deeply held, and I persevere again, seeking to convince and not to compel. So makikita din sa statement ni Pablo,
isang maturation, no? Na sabi niya, like many others na nawala rin sa mainstream ng laban, napasama sa administrasyon, kapag sabi niya, medyo natutulak siyang pagkita, ay sinasariwa niya yung nangyari pa, paano tumimo yung kanyang mga ideals at ang nagiging tuhoy niya ay hindi susuko o pagpapabaya, kundi kukumbinsi, pero hindi pipilitin ang sinumang kanyang kausap. Sumunod na tinuot si Gary Oliver, yung binanggit ko kanina na hindi pinagbigyan ni Edgar Hobson na magsalita ng January 26 rally. Siya ay nag-aral abroad, naging economist and banker, executive ng Sumitomo Bank ng Japan. Later, nung sumulpon sa public view, ay spokesman sa Gloria Macapagal-Arroyo. Hanggang kamakailan, nung dinedepend nila yung assertion ni Gloria sa napaulan ng ekonomiya, nandiyan pa rin si Gary Oliver, nagsasalita. Ang kanyang sinabi, kita niyo yung fluency ng pagsasalita ng Gary Oliver. A dream so compelling in its inception, so irresistible in its whip, that it hurled thousands of us against the walls of this palace, Malacanang, as if somehow to the sheer weight of our passions on that endless night, we would reclaim the palace as our own. In the conceit of our youth, we believe we could repair the broken bones of a people lay despoiled and fulfill a dream of human freedom, of national sovereignty, of equality, of equitable progress for every Filipino. Tandang pakinggan, no? Sunod si Nelson Navarro, isa rin spokesman noon, panahon na yun, naging editor ng UP College. A newspaper columnist who authored this year, biography ni Dr. Mesio Prudente, nationalist for the president of the PUP, no? Ang kanyang sinabi, the FQS was that cathartic student revolt in the first months of 1970 that shook the nation with its intense and all-encompassing and compassing life-changing experiences. Kung nagsasalita si Nelson Navarro, nasabi niya yung all-encompassing life-changing experiences, dapat may pagbabago sa kanyang personal. Yet, in a reunion of activists held at the Malacanang Freedom Park in 1990, organized by Rodis to commemorate the FQS 20th anniversary, Nelson Navarro sounded jaded and disappointed with this remark. Ang sabi niya noon, reunions are beautiful, because the older we get, the more we cease seeing ourselves as friends or enemies. We are simply survivors sharing a common memory. Ganun na lang. Magre-reminis na lang tayo. Ngayon, tungkol kay Edgar Hobson na siyang paksa ni Rodis. Ito yung moderate, one earlier earned fame before the FQS by challenging Marcos in a dialogue in Malacañang to put in writing his commitment to run for re-election in 1961. To which Marcos gruffly reposted by the rise of calling son of the Colosseum. Ito ang ayan ni Rodis. Sabi niya, wala, not present at the reunion was my friend Edso, who became a revered people's hero after he was arrested, tortured, jailed for his underground anti-dictatorship efforts, and later executed by the military on September 20, 1982, when he was barely 34 years old, unquote. What Rodis failed to say, or intentionally skipped from saying, was that Edso had turned
from moderate to radical. He joined the Communist Party of the Philippines, assumed responsible positions, including head of the Manila Rizal region, escaped from detention and returned to the underground. While trying to sleep out during a military raid in an underground house in Davao in 1982, Echo was shot and wounded, matted sa baboy. But instead of giving him medical attention, his captor salvaged, pinatay siya, binaril. Yun ang pinatatakot ng tatay ni Rodi sa Manila sa mga. On the other hand, Rodis was also wrote about the 180-degree political turnabout of another FUS power plant, Jerry Marica, former president of the Judicial Council. Sabi ni Rodis, once the radical president of the UP Student Council, he became a staunchly conservative lawyer who justified his seat change by a paraphrasing Churchill. Quote, if you are not a radical at 18, you have no heart. If you are still a radical at 30, you have no head. Jerry went on to become a spokesperson of President Joseph Ferdinand Estrada. From the citation of incidents and statements, we can deduce the following. Then, as now, the sectarian rivalry, if not enmity, no? Between the radicals and the moderates, not them and softens, who have agreed to conduct a united front protest action against a common foe, the Marcos administration, was deep and intense. Note that even a Joe's sectarian impulse drove him to violate the agreement on the sequence of speakers. Nagugulangan din. But Joe's later opting to pursue his ideas via the radical way indicates either of two things, or both. One, that he found the moderate path disappointingly inept and futile. And second, that the drawing power of the radical ideas and methods of organizing and mobilization were so compelling he was swept into the vortex of the National Democratic Movement, like thousands of other students and community youths across the country, both organized and unorganized at the time. In fact, the bastion of the moderates and the nascent social democrats at the Ateneo de Manila yielded to the sweeping force of the radical National Democratic Movement. Lakas Diwa, kanina nakita niyo yan na may UP Charter, at then there was youth organization, moderate youth organization, which the Social Democrats claimed as part of their earlier formations, turned largely into NATDEM in the wake of the FUS. Besides Hobson, there were other Ateneans who had joined the left underground movement and became revolutionary moderates. And doon sa katayog ng mga bayan. Third, the degree of radicalization on the hills of the FUS was not the same for everyone. Some may have been radicalized only intellectually and fleetingly, panandali ang lang, mababaw. Others both psychologically and emotionally, medyo malalim. Still others were radicalized in a thoroughgoing way as to undergo a complete change in the way they had viewed society and the world and how they figured into it. For among those in the first category are the likes of Gary Oliver and Jerry Marica, who are both facile with words and a smart ality. Oliver simply saw the FUS as a dream about the youth's power for radical change, but deemed that power as already a product of youthful conceit incapable of transforming the dream into reality. Ganon din si Marica. The duo dropped out early to pursue traditional careers within the prevailing system that they, as radical students in the 1970, had virulently condemned and strongly opposed.
Consequently, Olivar and Balikan ended up as spokespersons of two former presidents, both traditional politicians identified with plunder and high-level corruption. Those in the last category underwent a radical rupture in worldview that impelled them consciously to go headlong into the revolutionary movement. Many have stood by their commitments to struggle for fundamental change, shoulder to shoulder with the masses until victory is fully attained. Many others, like Edgar Hobson, became martyrs and heroes in the course of the life and death struggle. In the coming years, more and more of their names will be enshrined in the Wall of Remembrance at the Bantayog ng Mga Bayan, as well as in similar, although smaller and modest, monuments and markers in different regions of the country. Six, many of those in the second category also joined the underground in the initial years after Marcos imposed martial law, underwent no mean hardships, dangers, and sacrifices. However, they later decided to lie low by opting to leave the countryside and the urban underground network in the various regions, or after they had been arrested, tortured, and detained. Yet most of the Lilo exactists I encountered in the course of going around the country since 1992, after I was freed from my second detention without being convicted of any crime, remained wistful of the Hercules days, sariwa at matindi. Rage still shimmers in their persona over the continuing injustices, exploitation, and oppression, and disquiet in themselves over their not having done enough to eradicate such scourges. That many of these FQS veterans expressed readiness to lend a hand in the continuing fight has encouraged me a lot until now. In fact, some came forward with financial contributions, other pledged to support in different ways, particularly after we organized Bayan Muna in 1999 and successfully entered the electoral arena in 2001. Kikita niyong kalkalat ang mga FQS veterans sa buong bansa. Ano ba? Nasa local government, nasa bureaucracy, nasa mga negosyo of professions. From these observations, I believe we can safely say this. The biggest impact of the first quarter storm on the nation's politics is that it provided the best and the brightest cadres and activists to the National Democratic Revolutionary Underground Movement and the Open Democratic Mass Movement. These tandem movements, one underground and quote-unquote illegal, and the other above ground and legal, have played crucial roles in developing mass consciousness about the roots of our national problems and the need to organize and mobilize the politicized basic masses and the middle forces of the various sectors of society to struggle for national freedom and sovereignty, economic emancipation for imperialist struggle goals, human rights, social justice, and genuine love and lasting peace. The National Democratic Movement, seeded by the FQS, provided the primary forces that perseveringly, consistently exposed and opposed the anti-democratic, anti-people character of the US-backed Marcos dictatorship and progressively weakened and politically isolated it by the early 1980s. Other contributory factors, such as the assassination of Nino Aquino in 1983, the manipulated results of the snap elections in 1985, and the aborted coup by a group of military rebels identified by the then Defense Minister Juan Ponce de León, sparked bigger and bigger protest actions leading to the dictatorship's ouster in 1986. It is important to point out at this that the Social Democrats, with Ateneo as their